Sa parang kumain pag umuulan, no? Oo nga. Ako po, nagkakamay ka. Tama? Oo, siyempre. Favorite ko yan. Yun. Grabe talaga yung fried chicken niyo dito, boss. Napakasarap. Ano naman? Hindi namin gawa sa amin yun. Baka naman pwede mong i-share. Ang sikreto? Oo. Ng aming pamilya? Oo. Gusto mo malaman? Oo. Ang sikreto namin sa napakasarap na sa fried chicken? Oo! Gusto mo talaga malaman? Gusto mo! Gusto mo talaga malaman? Gusto mo talaga! Ang sikreto namin ay... Ito na nga ang sikreto sa aking napaka-juicy at napakasarap na fried chicken. Ang tawag dito ay, sa mga inaanak kong noong panonood, alam nila to, ang tawag dito ay brining. At syempre, brining gamit ang aking paboritong-paboritong Knorr chicken powder pare na ngayon ay nasa new and improved packaging. Reusable tub yan pare. So, pwede mo yan lagyan ng kung ano mang gusto mo. Pagkatapos mong gamitin, di ba? Ano tayo? Recycle tayo dito pare, di ba? Grabe! Brining? Ano yun? Parang pangalan yun ng tropa ko ah. Hirap dito, hindi nanonood ng mga content natin kaya hindi mo alam kung ano yung brining. Gusto mo talagang matutunan kung ano ang brining? Ituturo ko sa iyo mamaya pero ngayon ipapaliwanag muna ni Professor Ray kung ano ba nangyayari sa likod ng proseso ito. Good morning class, andito ngayon ang inyong professor para turuan tayo ngayon kung ano ba ang nangyayari sa brining. Sa mga matagal ng subscribers ng channel na ito, alam nyo na kung ano ang brining, pero sa mga hindi nakikinig dyan sa likod, doon sa mga... Ayan na nga, sinasabi ko mga hindi nakikinig sa likod eh. Papaliwanag ko uli sa inyo kung ano ba ang mga proseso na nangyari sa likod ng brining. Ang root word ng brining ay brine. Meaning, salt, water. Ang proseso ng brining ay basically, ibababad mo ang iyong protina sa isang tubig na may alat. Ngayon, pwede kayong magdagdag ng mga ibang bagay na mas magpapasarap sa kanya. Tulad ng Knorr chicken powder, pare. Kasi ang Knorr chicken powder ay meron niyang tamang amount ng acid. Magpupush nung ating, kung tawagin ay, osmosis. Ano itong osmosis na to? Pag binabad mo ngayon itong manok, nyari, ito yung manok mo. Yan. Drumstick yan, drumstick yan. Tapos, ito yung lalagyan mo ng tubig na merong water tsaka Knorr chicken powder. Yan. Pag binagsak natin yan dyan, ito, may naglalaman to ng salt tsaka other flavor compounds. Ito, ang manok natin, alam natin na may tubig yan. Na wala siyang asin. Basically, tubig lang talaga siya. Ngayon, meron ngayon tayong dalawang klase ng tubig na present kapag pinagsama na natin ngayon dyan. Yung plain na tubig, tsaka yung tubig na medyo mas dense dahil nga sa asin. Ang osmosis basically ay ang pagta-travel ng mga particles through a semi-permeable membrane. Meaning, isang barrier na medyo pwede siyang daanan ng mga kung ano-anong maliliit na particles. Pag nagsama yung dalawang yan, kung nandito yung, kunyari, ito yung manok mo, halimbawa, ito yung manok mo. Yan yung laman ng manok. Lagyan natin, para mag-gets nyo. Manok. Ito yung labas. Ito yung brine. Sir, bakit leto kasi yung manok? Masyado kang manak. Nag-a-attempt ngayong mag-even out yung dalawang klase ng tubig dyan. Papasok ngayon yung brine sa manok at lalabas ngayon dito yung at tubig na walang asin in an attempt na mag-equalize sila. Ano nga yan ang ibig sabihin nun? Papasok yung brine dito, hindi lang tubig yung dala niya. Ang dala niya pa ay asin at flavor compound sa galing sa ating Knorr chicken powder, pare. So, ang mangyari dito, mas magkakarga ng ipagpalagay natin na ano, same amount lang din ng tubig yung makuha nung manok. Yung tubig na ikakarga niya nun, mas dense yun. Kasi meron siyang laman salt. And dahil nga mas dense siya, mas juicy siya. Kasi nga, basically kapag pumasok na yung asin dito, mas mabigat na siya dahil nga may asin siya and kasama niya yung flavor compounds. Thus, elevating the flavor of our chicken. Diba? Basic na basic lang kung iisipin mo. Hindi siya masyadong naiba sa marination, pero sa paraan na to, mas
mas hindi natin iniiba yung lasa ng manok, kundi inaano lang natin, minamaximize lang natin yung flavors na nandito na mismo sa ating protina. At dahil na ipaliwanag ko na sa inyo, tawagin na uli natin si Ninong Ray para ipakita sa inyo ang application nitong lecture natin. Bali, ito yung lek, si Ninong Ray yung, ano, yung lab. Diba? Kahit ako yung naka-lab coat. Tawagin nyo na ngayon si Ninong Ray. Pangit, ikaw na. Hintay mo na matapos yung class. Uy, sorry. Tapos na ba yung lecture? Tapos na? Tapos na. Anyway, tulad siguro na naipaliwanag na sa inyo ni Professor Ray kung ano ba yung proseso ng brining. Ipapakita ko na sa inyo kung paano natin yun gagawin. So, talagang napakadali lang ito. Simulan na natin. So, meron tayo dito 2 liters ng tubig at meron tayong Knorr chicken powder para sa level up na fried chicken, para ito ang kailangan natin. Per liter ng tubig, kailangan natin ng 70 grams ng Knorr chicken powder. So, 2 liters to, kailangan natin ng 140. 14 pa lang. 10 ganun pa. Okay na yan. May sobrang 3 grams. Okay na yan. Usually, kapag brine, pinapakulo pa, ganyan. Tapos palalamigin nyo pa. Mahabang proseso. Ito hindi na kailangan. I-whisk nyo na lang yan hanggang madisolvan lahat. Ganun lang kadali, oh. Pwede nyo i-check yung level ng brine nyo. So, ang manok na napili ko dito ay quarter leg. Kasi mahilig ako sa drumstick, tsaka mahilig ako sa thigh. Karamihan naman siguro sa atin. Kung gusto yung buong manok, breast, pakpak, kahit ano, pwede yan. Ang gagawin na lang natin ay ilalagay na lang natin yung mga manok natin, dine, dahan-dahan. Etong brine solution natin na ginamitan natin syempre ng ating Knorr chicken powder ang magpapa-meatier at more flavorful sa ating manok. Hindi na rin kailangan na masyadong maraming asin kasi malasang malasa na to, pare. Syempre ay ma-maximize natin, no, yung kakasya sa brine natin. Yan. Medyo may nakaangat na konti. Actually okay lang to na may nakaangat na ganyan kasi kapraso lang naman yan, eh. Pero mas maganda pa rin talaga na nakalubog lahat. Iyan ko mo plato. So etong plato na to ay i-cover lang natin. Diyan. At kung mapapansin nyo, ang lahat ng manok natin ay nakalubog na. Hindi ba? Mahika, ikaw ang tanging pag-asa. Ngayon, kailangan lang natin itong ilagay sa ref. Ref, ha? Importante ito, ref. Hindi freezer. For 24 hours. Bakit? Para syempre, mas may mangyari yung mga osmosis natin. Magpasokan. Magpasokan ng ganun yung mga lasa natin. At pagkatapos nun, pwede natin siya lutuin at doon na natin gagawin ang ating fried chicken. 3 ways, pare. Lagay na natin sa rep to. Cut mo na iyan, ikaw na magbuhat nito. Ito na yung brine natin after 24 hours. Yan, tapon natin yan. Ngayon, kung makikita nyo, yung brine natin, medyo nagdarken yung kulay ng konti. Kasi nga, nag-pull out nga siya ng moisture mula doon sa manok. Tapos, pumasok ngayon yung brine natin na merong Knorr chicken powder, papasok doon sa manok. So, talagang garoon ako. Ngayon, pwede natin gawin yung ating breading mix. Tabi lang muna natin yan. Meron tayo ditong 900 grams ng cornstarch. 300 grams ng all-purpose flour. Ano lang to? Roughly 1:3. Pero, kayo bahalang maglaro ng ratio ng ano nyo, ng breading nyo, diba? Tapos, lalagyan natin ng konti lang naman ng around 10 grams ng Knorr chicken powder. Yun! Chicken powder! Yan. Pwede nyo pang sukatin, ha? Pero para sa akin, mas magandang magsukat dito. Dito sakto lang. Oo, okay lang. Ano lang, the world is your chicken powder, di ba? Nasa sa inyo na yan. Yan. Haluin lang natin yan. Kung yung brine kanina, tinikman natin. Ito, please, wag yung titikman, ha? Breading na natin. Dati, wet hand, dry hand pa. Ngayon, wet tong, dry hand, pare. Ngayon, may hinanda kaming itlog dyan. Pwede kayong maglagay ng itlog. Wala kang problema. Pero para sa akin, no need na, eh. Lahat ng yung mga balat-balat na ganyan, iangat niyan, pre. Kasi yan yung luluto. Yan yung tenga ng manok, pare. Tapos, taktak natin isa lang. Yun, okay na yun. Tapos, ilatag natin yan dito. Yan, dyan. Ang Knorr chicken powder ay meron niyang asin. Of course, di ba? Kahit kurutin niyan, tikman niyo, eh. Malalaman niyo, eh, di ba? Pero bukod kasi sa asin, meron ding ibang flavor compounds ang Knorr chicken powder. Hindi ba mas masarap kung yung manok mo eh mas lasang manok? Siyempre. Diba? Oh, yun yung ginagawa natin dito. Ang punto ko, kung ano yung flavor na ilalagay mo doon sa brine mo, papasok din sa manok mo. And dapat yung mga flavors na ilalagay natin ay magko-complement doon sa protina natin. Kaya tayo gumagamit ng Knorr chicken powder. Hindi natin kailangan gumamit ng sobrang daming asin para makuha yung lasang gusto natin kasi ang Knorr chicken powder ay napakasarap na. Mga inaanak kong original dyan, alam nila yan na noon pa lang ang Knorr chicken powder ginagamit ko na. Tama. Yan, ganun lang. Ngayon, para sa akin,
ang qualities ng pinakamasarap na fried chicken ay yung juiciness. So eto, sure yan. Juicy yan. Para pag hindi yan juicy, sasanti ko si Ian on the spot. Uy! So i-rest lang natin to for anywhere between 10 to 15 minutes. Magpainit na tayo ng ulo. Hindi, mantika. Para. Lagyan na natin ng mantika. Konti lang. Then bago isip ko, marami na pala. Para sa akin, ha, ito lang ang kailangan yung tandaan sa pagpiprito. Ang magic number dyan ay... 11 minutes. Ang galing! Nanonood talaga daw, pare. 11 minutes. 11 minutes sa mga gantong kalaking, ano, ganyang kalaking thigh. Ito kasi malaki ito, eh. Malaki yung thigh part natin tsaka yung quarter leg natin. Kasi yan yung notoriously mahirap lutuin, di ba? So, basta 11 minutes, siya nakasalang sa hindi nang gigigil na apoy, maluluto yung manok nyo. Isang daang porsyento. So, hintay lang natin uminit ito, tapos prito na tayo. Tira mo ito. Ayan, oh. Nabasa na siya. Kahit wala tayong ginawa, pinastay lang natin siya, di ba? Pwede natin iprito ito, pare. Dahan-dahan. Yan. Check lang natin kung may space pa. Okay na ako dyan. Huwag nating sigsigin masyado. Good sa ako dyan. Ngayon, dito na magsa-start ang ating 11 minutes. Timer starts now. Okay na to, pare. Uy! Uy! Tingnan mo yan, par, oh. Ayan pa! Uy. At eto na nga, pare, ang ating fried chicken na lalong mas pinasarap gamit ang Knorr chicken powder, pare. Ang paborito ng lahat, the coveted thigh part, pare. Uy! Teka lang. Kaya mo yan! Ay, naniniwala kami sa'yo. Ayun, pare, oh. Ayun, oh. Par! Nakita mo ba, oh? Parang umiiyak yung manok. Grabe, oh. Init! Sobrang juicy, parang uminom na rin ako ng tubig, oh. Parang nagbukas ang buko. Sarap, pre. Pasok na pasok yung lasa hanggang loob, tapos saksakan ng juice. Nakita niyo naman siguro, di ba? Na umiiyak yung manok, sobrang juicy. So, dyan po nagtatapos ang at... Pero pre, iba talaga. Sobrang sarap. Sobrang meaty at flavorful talaga, pare. Ibang klase. Pwede na siguro tayo mag-proceed dun sa ating two ways muna. Four pala yan. Two ways muna. Wala na masyado kailangang modifikasyon na kailangan gawin dito sa ating fried chicken na ginamitan natin ng Knorr chicken powder brine. Kasi sadyang masarap na talaga siya. Pero paano kung gusto yung maiba lang ng konti? Konting-konti lang. Yung wala kayong halos babaguhin sa recipe. Bagkus may idadagdag lang kayo sa huli. Gawin natin to, pare. Gawa lang tayo technically ng dry rub. Tapos ilalagay lang natin sa fried chicken natin. So simulan na natin yun. Magsisimulan yung syempre again. Sa ating Knorr chicken powder, pare. Ito na rin yung ano natin, salt component natin do, di ba? O tayo mga ganyan. Yan natin dyan. Tapos lagyan natin ang smoked paprika, garlic powder, pare. Mustard powder, pare. Tapos pamintang durog. Yan. White sugar, with pre-ants. Saluin natin. Dapat dito pa lang, masarap na siya. Kasi kung hindi, galingan nyo, di ba? Pero pwede nyo pang i-adjust. Kuha tayo nung ating... fried chicken, lagay natin dyan. Tapos ilagay natin yung rub dyan. Medyo marami talaga yan. Tapos sarado natin. Yan, tapos alug-alug lang natin ang konti. Ayun na, ganoon lang kadali, di ba? I-plating na natin to, pare. Ito na. Ooh! Tingnan mo yan, pare. Di ba? Tingnan niya, pare. Napakaganda. Di ba? O, bago natin tikman to, pare. Slow mo yun pa ng konti. Konti lang. Kanina nag-typer tayo. Siguro ngayon, ito namang ano, drumstick naman. Pero tingnan nyo muna to. Tingnan mo to, kung gano'ng kayusi. Ayun. Ayun, no?
may umaagos-agos pa doon pa, no? Kung nakikita nyo. Natulo-tulo pa nga, oh, di ba? Ang sarap! Andun yung sarap niya, di ba? Kasi sa loob, wala naman tayong binago, di ba? Yung lasa ng ating fried chicken na binrine natin sa North Chicken Powder, andun pa rin talaga yung meeting-meeting na lasa. Yung talagang manok, na mas lasang manok. Sobrang sarap nito. Pero ang totoo niyan, nabibitin ako. Medyo walang anghang ng konti. Kung ganyan pare, gawin natin yung pangalawang way natin at eto may konting anghang ng konti. Ito, konti lang. Pero maghahaponan muna ako. Sarap nito para. So sabi ko nga, nabibitin ako ng konti sa anghang. So ngayon, aanghangan natin. Meron tayo ditong gochujang. Ngayon, gagawin lang natin tong parang dressing o parang sauce, diba? Uy, konti. Konti lang, konti lang. Mas kailangan lang nating, kasi masyado malapot yan, tsaka masyado concentrated dyan, diba? Bigyan lang natin ng konting netmaing beg to. Huh? Oh, konti lang, konti lang. North chicken powder. Yun? Saluin lang natin hanggang maging ano siya. Paste na medyo, alam natin na pwede natin ikalat doon sa manok natin. Yeah, konting tubig pa. Mas para mabalansin natin, syempre, yung meatiness at yung anghang. Meron ba tayong ano dyan? Honey. My love so sweet. Mm-hmm. Lagyan natin yan dyan. Ooh! Luin natin. Lagyan natin ang sesame oil. Tapos lagyan natin ang sesame seeds. Pwede na, pwede kayong hindi na mag-plastic. Pero ano to, maganda to kapag maramihan. Kuha tayo isa. Kuha tayo ng isang thai. Kuha tayo ng isang drumstick. Ilagay natin, i-redye on. Tapos isara natin. Tapos dito, kahit wag nyo nang isara, hindi kasi natin masyado maaano to, maaalog-alog tulad ng ginawa natin karina. Pagkusi, ikot-ikot lang natin siya. Daga natin. Tsaka hindi masasayang yan kasi marami pa naman kayong manok na iaano dyan, di ba? Hindi lang naman yan, di ba? Uy! Look at that. Grabe ah! Ang ganda. Ito nga pare, ang ating, anong tawag natin dito, Alvin? Medyo Korean-inspired fried chicken, pare. So, bago natin tikman to, medyo slow mo yung nga ng konti. Bilisan nyo kasi ako'y takam na takam na. With you, I can be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the sky... Tignan mo naman yan. Look at that. Uy! Kala mo, binili lang. Ganyan yung diba? Mga in-order natin. It looks like it was bought order from outside, pare. Tingnan mo, pare. Ha? Itong part na to, ang kinang-kinang. Try natin yung kabila. Admittedly, medyo malamig na yung manok natin. Pero yung juiciness niya, antun pa rin talaga pa. Bilang taong mahilig sa matamis, pasensya na. Pasensya na. Kung ayaw niyo ng tamis, eh, napakadali. Huwag niyo ilagay yung honey, di ba? Pero, para sa akin kasi ha, kung glazed siya, essential yung tamis eh. Kasi yun yung nagbibigay ng shine sa kanya. Tapos nagbibigay din ng body dun mismo sa glaze natin, di ba? So, ayaw nyo magmatamis, eh sana mag-fried chicken na lang kayo tulad ng ginawa natin kanina, di ba? So, ngayon, nakadalawa na tayo. Meron tayong isa pa na medyo hindi ganito yung approach. Medyo iba yung approach niya. Marami akong ebas dito, pero gawin na lang natin para makita nyo. Makita nyo mo yung pinapapak namin dito. Hindi! Paano nasa bibig mo? Ito ay cornflakes, pare. Gagawa tayo ng... Uy! Cornflakes crusted fried chicken. Uy! Ngayon, ang gagamitin natin dito is yung purposely na tinira natin na breaded na fried chicken. Di ba pala siya fried? Chicken na binry natin with North chicken powder. Ang gagawin natin dyan, kunin natin yan, sausaw natin dito sa itlog. Dito na nalagyan ko. Ano mo siya sa itlog? May harina na yan eh, di ba? May harina na yan. Cover mo ng itlog na mabuti. Tapos, ilalagay ngayon natin yan dito sa ating cornflakes. Kapag ginamit nyo dito, pakiusap. Huwag nyo lang lagyan ng gatas. Huwag nyo lang kakainin. May lansa na ng manok yan. Gaganyan natin. Tapos, medyo dudurugin natin ng konti. Ha? Dudurugin natin ng konti. Sir, may lamig kayo dito. Ha? Grabe, sir. Thank you. Oh. Diba?
Ang lakas nga na kumain ng cornflakes. Pero ang tindi niyan mamaya, pre. Importante madurog-durog siya kasi masyado malalaki yung cornflakes para pumasok dun sa mga singit-singit na part. Tapa, ano lang natin, siksikin lang natin. Pakapitin na natin lahat kasi di na natin magagamit na to eh. Tapos salang na natin to, pre. Oh. Yan. So dito, medyo mahina lang dapat yung apoy. Tapos hayaan nyo munang nandyan siya. Huwag nyo gagalawin kasi baka magkakalas-kalas yung mga cornflakes natin. And still mananatili ang ating magic number. 11 minutes, pare. Balikan natin mamaya yan. Uy! Wala pa, di pa nga umaangat eh. Ah, ito na talaga. Oh. Uy! Diba? Grabe. Woo! Ganda naman yan. Oh, tingnan mo naman. Ayan. Woo! Look at that, pare. Tikman mo na yan. Teka lang. Tikman na yan. Cut mo muna yan para namigin natin ng konti. Tapos, tikpan na natin yan pero bago yung slow mo ka muna, konti lang. Eto na, pare. Excited na ako dito. Yun, no? Tignan mo yan. Sigigil ako sa'yo. Gusto ko sasapakin. Huwag mo ko sapakin. Kagatid mo na lang ako. Sabi ng manok, hindi ako. Ang dahan niyo yung mga ano niyo, ha? Mga mikropono niyo, ha? Kasi malutong talaga to. Mmm! Grabe! Uy! Tignan niyo, pre, kung gaano ka-juice yan. Diba? Yan, no? Yung lasa niya, ganun pa rin. Kung gaano kasarap yung ating fried chicken na binry natin with Nor chicken powder, binigyan lang natin siya ng kakaiba X0. Tignan mo to. Uy! Diba? Kung tutusin, pwede nyo itong ano eh, gamitin nyo asa na ba yun? Bawa ito, yung ano, yung dry rub natin kanina. Diba? O, lalagay natin yan dyan. Feeling ko, itong kombinasyon ng dalawang ways na ginawa natin, pwede rin talaga. Talagang mas pinasarap itong fried chicken natin ang ginamitin natin ng brine with Nor chicken powder para pinapalabas ito yung natural na umami ng pagkain. Teka nga. Ito yung ano natin, yung Korean glaze natin, di ba? May combo. Oh, lagay natin dyan. Lagay din natin ito, yung dry rub natin. Ipagsamasamahin na natin, di ba? Parang bolt test 5. Let's bolt in sa bunganga ko. Kaya mga inaanak, next time magluluto kayo ng fried chicken, ugaliin nating mag-brand. Gamit ang Nor chicken powder kasi ibang-iba to sa nakasanayang fried chicken. Mas juicy talaga at mas masarap. Kung pang ulam lang o pang negosyo, pasok tong brining with Nor chicken powder. Kaya naman, preferred by chefs for brining ng kanilang fried chicken. Hanapin lang ang kanilang new and improved reusable tub. Ito yan, pare. Available din sa 300 gram pack. Yan, ito yung kanilang 300 gram pack. Kaya mga inaanak, pwede nyo na ipagkalat ang aking sikreto kasi ang the secret to the best-selling fried chicken ay Nor chicken powder para sa level up na fried chicken. O paano mamapak muna kami ni Ian dito? Isa lang sa'yo, pare. I love you all, mga inaanak. Maraming salamat sa panonood. Ay, teka lang. May nakalimutan pala ako. May paraffle ang Unilever Food Solutions. 5 lucky winners ang makakatanggap ng Nor Professional Negosyo Kit worth 5,000 pesos of Unilever Food Products. Palakpaka ka naman dyan, pare. O, 5,000 yan, di ba? Paano sumali, mga inaanak? Ganito lang yan. Mag-register lang sa link na makikita nyo sa description box sa baba. Dapat registered food business ka para makasali sa raffle. Importante na registered, ha? Hindi pwede yung mga fly-by-night lang. Hindi pwede yan. Dapat registered tayo. Ang mananalo ay makakatanggap ng email o tawag mula sa Unilever Food Solutions. Kaya register na at manalangin na kayo mapipiling manalo sa Unilever Food Solutions Raffle Promo. Register na, mga inaanak. I love you all. Kakain na talaga ako.